Hi guys, welcome again sa Armor 3 Tools Terrain Builder. Last time we covered the Armor Terrain Builder brush tool. So now we will be doing a object placement. So ito na yung isa sa mga matrabaho sa lahat. So paano natin gagawin yan? Dito sa ating we can use the asset from the vanilla. So yung A3, andito sa A3. Dito yung mga objects natin. Pwede tayong kumuha sa so, sa plants F para sa mga puno. Pwede rin tayong kumuha sa baba dito, sa rocks. Structures F. Yung structures F, then rocks F, then yung plants F. Yan yung kailangan natin kunin dito. So, para natin kunin, kailangan natin magawa ng bagong template library. Add tayo. So, gawin natin itong plants. Gawin natin trees. Trees and plants lang, para maganda. Trees and plants, then create new library from directory, then cover natin siya dito. A3, then plants app. Plants app, then okay. Then gawin natin siyang eclipse pabilog sa puno para madali natin mag-extinguish din yung kulay. Okay, okay na siya. So, at ganun ba ito na laman? Sorry. Nagkamali ako. Sorry guys. Dapat para sa data. So, we will do the same. Trees na parang bilis. Trees. And then, plants na lang. Bagay sa plants. Three. Set. Tapos, data. Tips, full name, bush. Dapat nandito yun. I'm not sure why. Kasi zero lumabas eh. Dapat include subdirectory. Sorry. Good. Three. And step. A3. Step. Okay. Oops. Yun. So, yun na. 163 plants. So, natin gagawin yan. Aba, ito. Ako ang ginagawa ko, since hindi ko masyado sa ulo yung mga texture nito, wala namang picture dito. Ginagawa ko is, ginagather. Isa-isa ko yan. Halimbawa, ito. Paano pala maglagay? Ito pala. Maglalagay ng object, kailangan to add object, kailangan naka-active yan. There and ginagawa ko, nilalagay ko lahat yung mga puno na yan, tapos tinitira ko lang kung ano yung kailangan ko, yung babagay dito sa map at yan. So lahat kompleto na. Sa clutter is C, huwag mong lalagay yan. Flutter. Ito. Yeah. So, check natin sa
Hello, sir. Yun, no? Ito na yung mga ano natin, gagamitin natin. So, para move to, ship mo, then hold ship, then right click para maikot mo siya. Then, grab mo lang siya, then after grab, yan, para maiikot mo siya. So, yun. Objects natin, guys. Halos, halos lahat ito magagamit natin. Ito, halos lahat ito, pwede siya sa ano. Itong pine tree, I'm not sure kung may pine tree ba dun sa ano. Patong saan to? Sa pine tree. Ito, meron ito dun. Yan, basta titignan mo lang dun sa ano. Tapos, para maano yung object natin, hindi tayo mahirapan maglagay. Halimbawa, itong area na to, gusto natin eh. Itong area na to, gusto natin eh. Buka na ng box line ito. Ano tawag dito? Add polygon. Nagyan mo lang siya. Yan na. Tapos, right click mo dyan. Right click. Ano ka ba ito? Fill, add new objects. So, ito yung mga plants natin. So, ito siya. Highlights mo lang siya. Para mas madali mo siyang ma-feel. Hindi ka na magkakakon. Pero pag gusto mo pala ngayon, control copy paste lang. Control C tapos control B. Tapos yung object density per hectare 100%. Preset name. Gusto mo lang yung preset name, pwede. Lagyan natin nga ito. Forest. Cluster proportion, hindi ko masyadong ano to, pero paano ba lang, paano yung gawin yan? Okay mo lang siya. Yun, boom. Sa ano, reset mo ulit yung bulldozer. Hindi, hindi na pala. So, yung area na yun, sa box na yun, yun yung nalagyan ng, para mas madali kang kapaglagay ng objects. See? F2 natin. So, naka-preset na rin niya. It's forest. Hindi ka na mahirapan. So, yan. Ito yung pag-taste ng object. Kalimba ba yung bahay naman? Bahay. Kaya natin mag house F. Add ka uli. Folder. Pag-bahay, syempre. Triangle, tapos ganyan natin na blue. Hindi, ito pala, bahay. Triangle house. Balik tayo ulit sa E3. House F ba? May house F ba dito? Ah, wala. Ano na pala yun? Update ah. Map altis, map altis, map data siya. Ay, wala. Ito nga ba nakalagay yun? Maalala. Pero andun lang siya. So, yun. Yun yung sa A3. Then, yung isa pang object natin. Ito yung A3 is standard. Meron lang itong CA ito. Itong CA na ito galing ito dun sa CAPS. Pagpunta tayo ng sa cup core and cup core maps, cups maps ba yun? Dun sa workshop na dinownload ko sa mga arma, ayan, sa workshop
sa armatiling directory niya. So, paano palabasin yung hidden objects? Sa organize, folder search and option, view, yun, show hidden files. Pwede mo rin yung do not show. Ayan na siya. Ito ka dito. Tapos, cup. Ito. Cup units. Nasa naman. Cup core. Cup core. Cup terrains. Hindi. Cup terrains. Okay. Cup terrains map. Tapos yung tapos yan lahat yan i ano CA buildings i-extract mo yan sa pamamagitan ng gamit ka ng extract PBO gamit ka ng extract PBO PBO name doon sa ano maganda i-copy mo muna lahat yung mga nandun kaya yung ginaya ko sa desktop meron na ako doon icon map maker for maps ito yun ah hindi hindi on sa train ito CA buildings yan so lahat yun ito naman yata somewhere here yun objects unpack so hindi natin siya makikita dito. Ayan. Hindi. Ah. Ano ba yan? Ah, dito. Hindi ko alam na. Baka na-delete ko na siguro. So, yun doon na lang. Ito ka sa Steam. Steam Apps. Common, Arma 3, Workshop. So, itong sa Train Core, lahat yan, copy-paste mo lahat yung B-sign. Ito pala, yung PBO, lahat ng PBO, copy mo. Then, lagay mo siya sa folder, then extract mo siya. Makikita nito. So, pumunta ka sa path, so, pumunta ka lang dun sa PBO, tapos yung extract to, kasama siya yung extract, then extract. So, dun makikita mo na siya. So, tapos, lahat ng data na ma-extract mo dun, yan, copy mo dito CA. Yan, tapos yung ganyan, ganyan. Lagay mo dito. So, ito yung mga objects na galing dun sa cap core. So, ano natin i-ano yan? I-ano rin natin si sa ano sa templates natin. So, templates, gawin natin CA. Create new. Tapos yun. Yan din. Okay. Then, gawin natin rectangle na lang tapos yellow okay outline color gawin natin hindi gawin natin red para malaman natin na galing siya sa ano red ba yan red parang galing siya sa CA para malaman natin so separation yung madami to dami yung objects nilo-load niya. So, ayan. Meron din ano ito, mga duplicate templates name. So, wala tayong mga gawa dyan. Pero, depends nyo kung paano nyo i-gagawin to. So, ginagawa ko ulit dyan. Automatic rename all. Okay ko na siya. Ang dami. 5,060 objects. Marami tayong pwede ilagay dyan. Pwede natin na charge. Charge. Or one. O, yung ano nyo, add object. Kailangan lang ako na yan. Dito so, search tomb so cluster concrete trunk sa loob ah so mga dirt road pwede ka rin maglagay dyan dirt road pero the way mo gawin yan kailangan paglagay dirt road dito pagka place mo i-disconnect mo yung bulldozer dyan pasok ulit pero din sa ano ay mga bahay. Ayan. Bahay. So, let's check it out sa
yata kahit. Kaya. So, ayan. Ating mga objects galing dun sa Capcore. So, kapag galimbabang i... Halimbawa ito, gusto mong pata itaas Q tapos Z pa baba tapos hold right click then ikot turn mo siya tapos pwede pag kinilik mo dito pwede mo siyang para ipag delete letter D so sa ano naman train builder pwede mo ito using the delete del key. So, ayan. Ano pa ba? Meron pa ba ang nalimutan dito? So, syempre, ibabagay nyo din yung pwede mo siyang i-drag na ganyan para i-move yung isang buong ano like that. So, yes. I think we already covered the object placement. So, hindi naman ito masyadong komplikado. Dali lang. Pero ito yung pinakamaano sa lahat, matrabaho. Eh, lalo sa pagka-build ng mga walls, kailangan isa-same yan. Ano ba? Kailangan wala mga floating objects. Kasi minsan ito, limbawa ito. Saan ito, hindi ko napansin. Basta hold mo muna yung left click, tapos Q. Pag down, Z. Dapat naka-hold yung left click. Mapapansin nyo siya, uploading yan. Uploading siya. Dapat iiwasan natin yung yan. Okay guys, that's it. And kung may question kayo, just leave comment and please, hit the like buttons kung gustuhan nyo itong video na to. And see you guys in my next video.